Umuulan ng letter of authority ngayon as I speak. At ang nakakainis dito is maraming bagong letter of authority ang ini-issue. Bawal po yun. Paliwanag ko sa inyo kung bakit bawal ang bagong letter of authority. Maliwanag ho dito sa instruction ng ating commissioner. Walang bagong letter of authority. No new letter of authority. Ngayon, meron pong taxpayer na nagbigay sa atin ng letter of authority. Mapapansin nyo ho, yung letter of authority is dated May 30, 2022. At ang ino-audit po mga ka-taxpayer ko is yung bagong-bago lang, January 1 hanggang December 31, 2021. Mapapansin nyo rin dito, wala siyang date of printing. Samantalang yung mga letters of authority ho is meron pong date of printing, DOP. Very important ho yung DOP because yan ho yung magsasabi kung kailan ho na-iprint. At kung yan po ay na-iprint, doon sa date na ipinagbabawal o hinabo lang, technically. Yun ay tuturo ko sa inyo eh. Paano ba dayain? Hindi ko naman sinabing dinaya ito dahil ito lang ho yung available data na nakikita nyo. Pero sa punto ko, parang hindi naaayon sa batas. So, ang sabi ho dun sa batas na i-present, RMC 77-2022, ang sabi rito, walang letter of authority na i-issue. So, kailan ho ito ginawa? May 30, 2022. At ho yung letter of authority na kare-release lang ho ngayong September ay ginawa din noong May 30, 2022. Since parehas ang kanilang date, ang reckoning point dito, kailan print. Kaya sabi ko sa inyo kanina, very important yung printing day at saka printing time. Ito yung printing day at ito yung printing time. Okay. Kasi yung utos is May 30, 2022 at yung utos ay naging effective ng alas 2:15 ng hapon. Ang ibig lang sabihin nito mga ka-taxpayer kong mahal, kung itong letter of authority na ito ay na-print ng alas 3 ng hapon, ito po ay void. Kasi ang utos ho is nagsimulang naging effective, sabi rito. Ayan, shall take effect immediately. Kailan magte-take effect immediately? Alas 2:15. So, kung yung letter of authority, ito pong binabanggit dito, na the same day yung date, ay in-issue ho ng, sinabi ko na, alas 3 ng hapon, void ho ito. So, check nyo ho yung mga letters of authority, lalong-lalo na yung mga bago, kung kailang date. So, kung halimbawa naman ho ay date niyan ay May 31 or June 1, katulad hong ng binibilugang ko rito, May 31 yan o kaya June 1, avoid na ho yan. Dapat ho walang letter of authority na i-issue sa inyo. So, kung meron ho kayong mga problema dyan, pwede ho namin kayong tulungan para ho maiwasan ho itong mga ganitong klase ng pagmamalabis. Pagmamalabis ho ng katungkulan yan at yan ho ay ipinagbabawal ng ating batas. Ulitin ko lang ho, meron ho akong requirements, 500 certified public accountants, specifically mga bago, yung walang alam sa taxation, walang alam sa cooperative law. Tuturuan ko po kayo, itatransfer ko yung technology sa inyo, at 35 years ko nang hawak-hawak, at marami ho yung taong tutulong sa inyo, na kasing edad ko rin, mga senior citizen na rin, na naghahanap na tatransferan ng technology para ho maging maayos ang bansa natin. So, i-text, i-PM, i-watch up po ninyo ako at gagawa ho ako ng video tungkol ho sa ano ho yung requirements ko para ho kayo ay masama doon ho sa mga
500 new CPAs na kailangan ho before September 30. Pero hingi ho ako ng extension sa mga kinaukulan para matulungan ho natin yung mga kooperatiba. With that, mga taxpayer ko mahal, peace and happiness be with you for life. See you later.